Pakito. Jungle, no? Yeah, Pakito Jungle. Oh, no, no. Karina, sorry. Yung sinabi natin, tama, for them, nag-iba totally yung dynamics. Yeah. Kasi kanina, Pakito naman yung kanilang jungler. So, this might be a faster objective taking for Blacklist International. Kumbaga, para yun yung sagot nila kay Donut. Kasi, di ba, for next week, Evos, kay Donut sila nakafocus. Mm. Oh. Ngayon naman, kung, sige, focus kayo kay Donut, focus kami sa mga Tore. Kasi meron pa silang Kimi. Yeah. So, now, what you're saying, Chantel, is yung pinaka-game plan dito ng side ng Blacklist International is to get turrets as fast as possible. Mm-hmm. Tapos, onto the side naman ng next play, it's to disrupt yung early game nila para kahit paano, mid-game to late-game in terms of scaling, kaya na nilang angatan or higitan dahil nga nakakimi lang din sila o sex po tinig. Pero Butter, so alam ko kanina patingin ka rin sa akin about the Karina jungle kagabi. Alam ko, na-experience mo din to. Oh. Kung gaano kabilis mag-clear ng jungle ang isang Karina, and one good factor is yung true damage penetration na pwede i-utilize ngayon ng Blacklist International could be their way of retrieving another chance to take this game onto the next one. Well, alam mo, not experience ko to kagabi. Actually, masasabi ko lang, ang bilis. Oo. Mabilis talaga. I mean, parang palabas pala yung Little Wanderer, literal, nandun ka na sa Little Wanderer side. Yeah. Kumbaga, nakita na nila na kailangan mauna tayo dito para tayo din yung mauna in terms of rotation. And I like the zoning of Blacklist International. Yun, nabanggit natin, isang mabilis para sa kanila. And look at the lineup or the laning matchup. Interesting yung magiging matchup dito ni Edward and even sa Gitno. So, Poke versus Poke. Ang pinaka magiging battle na lang nila is kung sino una makakapag-clear ng minion wave at kung sino mas mobile or mobile para makapunta dun sa mga team fight. Mm-hmm. And Rene J, actually staying in the brush kahit papano. Baga, hindi naman talaga yung... Uy, pero meron na huli dito. That's crab. Going to be the crab. The crab! Nanakaw niya pa! And Rene J, from the hitman to the hitmaker to the hooker. Si Hooker T. Because he Hooker is T. From the Hook City. Si Hooker T from the Hook City. Yes. Oh, pero nakikita mo na yung Giver. Oh, going in. Wow. Wow. Nice na trajectory dito for the side of Next Play Evos. Ito yung nabanggit natin kanina na more on the fast game. Nung ginamit yung Ling, nung nakuha ng Next Play dito yung Ling, bumilis lahat eh. Yeah. Hoy, pero easy lang, si Haji dito, mainit-init, ladies and gentlemen. And looking at the things na pwedeng gawin dito ng NXPE, hindi nila masyado binabantayan in terms of the Lord kasi alam nila naka-Demon Slayer sila dito. Ito na kayo power, innate power na meron Demon Slayer, Renegade, getting caught out. And that is one thing that you really need to look out for kapag ikaw ay isang Franco. Yes, malakas ang presence sa isang Franco, pero pag naipit ka na sa gitna, you need a flicker to get out. Correct. And the flicker, ginamit na kanina ni Renji for either for a combo, kaso dito ang nangyayari for Blacklist International. They have seen the open window kung paano nila mayu-utilize dito si Kavir. Mabilis yung clear. Ang bilis actually ng pagkakuha dito ng Turtle and Oheb na prayo niya dito ang Genius One. So mas madadagdagan ang or mababawasan ng magic defense ngayon ng Next Play Evos. Knowing ngayon si Elpizo may power spikes na, kaso this is their counter go, hindi muna sila nag-extend to team fights, they're more focused on the objectives, dinadahan-dahan lang muna nila. Napakaganda din na nabanggit dito ni OSX na ang unang ginamit or binuo ni Oheb is the Genius One. Kasi nakita natin kanina prior sa may top lane, yung difference, DPS for the Kimi and for Donut or the Beatrix as much as possible, ipapwesto mo pa yung sniper mo eh. So yun yung pinakamakikita natin dito for the matchup on the top lane. Pero for both of our teams, nakikita natin ngayon kanilang movement is really focused on their gold laners. Napapansin niyo yung pagpili din nila ng Kimi against sa isang Franco, mas mobile at mas kayang bumaril habang umiikot-ikot dito yung Kimi, kaya hindi siya ganun kadaling hulihin. Yeah. Mm-hmm. One thing special about, that is a special thing about the Chemist Instinct, yun yung passive ng isang Kimi na pwede nang ma-utilize. Pwede ma-empower, tapos yung range nito, kasing haba din ang range ng sniper ni Beatrix. So si Oheb, meron din... Lang. Oo, pwede siya ngayon mag-Filipino sniper ulit. Kaso, rocket na ibabaril niya ngayon. Mm-hmm. Oh, Edward!
Oh! Nahuli siya dito. Ito na nga sinasabi natin. The connection. Isang hook, isang ulti, tapos shotgun, shotgun. Dito na, dire-diretso na. Bomba. Yun tawag natin doon kanina, damo-damo G play by Rene J. Oo, damo-damo G. Pero nandito na rin, El Bizo. Ikaw ni Han, H2. Oh, gusto si Ohem. Ligtas! Tatapun naman siya dito, pero merong rocket na nandun. Oh. Enough ba yung burn damage? I don't think so, pero wala pa rin makakuha ng turtle. For Blacklist International, napakaganda na kanilang naibibitaw dito na damage against Next Play Evos. Kaya for Next Play Evos, ang pinakaabangan nila ngayon is either makahook si Rene J, even on the turtle taking, mas magiging mabilis para sa Blacklist. Kagaya yan! Oh, pero sila sa gitna dito. Go! Flicker in! Pero nagamit niya doon at sila Edward ay lumakas yung loob. And yun na yung hudyat for NXPE na kahit papaano bumak na kasi hindi na rin yun magiging pabor sa kanila. Masyado na sila madaming resources na nagamit. Correct. And dito for Blacklist International Next Play EVOS, ang nakikita natin dito sa mga nanonood dyan, parang Wild Wild West Showdown kung sino humugot na una ng baril sa retrieve battle na yun. Ito yung nangyayari. Kanina nung first game, nakikita natin kung paano naipit ang Blacklist na hindi sila makagalaw. Utilizing the resources by Next Play EVOS, ngayon binabalik nila yung tide sa kalaban. Kung magkapara dito din sa dalawang teams natin, very interesting, napakalapit ng gold ni Donut dito kay Oheb. So this might be a Donut-Oheb showdown later on. Kailangan mailatag dito ng dalawang teams natin kung saan makaka-free si Donut, kung saan makaka-free hit si Oheb. But right now, Next Play, sila yung gumagawa ng sarili nilang rotation against Blacklist International kasi kailangan nilang humabol eh. And that is huge for the side of NXT. Dahil nakuha na nila yung mid-tender dito and hindi pa sila titigil and may 5-man convert. Magaganap dito for the side of Blacklist International at nakahulihan na. At ito na nga yung sinasabi natin, hindi pwedeng masyadong mag-asim or hindi pwedeng masyadong mag-front yung NXPE. Kailangan mo pa rin respetuhin kung ano yung meron dito sa Lolita. Ito na ang nakita ng Blacklist International. The window of opportunity na pwede nilang gawin kay Next Play EVOS is lumalabas na. Oo, kumbaga yung Blacklist International kanina nakita nila, middle lane is an open door. Yeah. Wow. Parang labis. Parang labis. Yeah. Is an open door. Labis an open door. Is an open door. Tama. Sakto naman kasi yung kanilang side play. Pero napakaganda nun. Actually, pati pala yung bottom. Bottom is an open door. At kung makikita nyo, NXPE, hindi man lang kumatok pa. Ooh, Next Play EVOS own version ng kanilang panggulat na play against Blacklist International. And ang napapansin natin dito para sa dalawang teams, kapag ka merong gustong mag-initiate ng teamfight either bottom lane or other lanes during this game is that merong naka-focus on clearing the minion wave. For Next Play EVOS, kanina dinapensahan niya yung top lane and sila naman ngayon na nakakuha ng turtle. Alam mo, marami napapansin ako dito. Correct me if I'm wrong, OXX, ha? For two games straight, nakikita mo na yung apat nagsasama, si Donald, si El Piso, pati si Sagitno, si H2O, medyo malayo. Yeah, malayo. Nandun siya kanya sa top lane. And mostly, si Edward, binabantayan niya din yung lane niya. Nanotice natin na wala nang ang first third dito ang Next Play EVOS. And kanina, sa trade sa baba, hindi nila pinapayagan si H2O sumama sa mga team fights, which Edward is doing. Sinastall nila mismo ang progress or ang momentum ng Next Play EVOS ngayon. And it makes perfect sense, Entel, eh. Kasi kung isipin mo, kailangan niya mag-farm. And H2O is known to farm a lot. Kumbaga parang ang gusto din gawin dito ng Next Play EVOS, specifically for H2O, is pagkadating niya sa team fight, nawala na kumbaga yung mga skills ng Blacklist International. Blacklist International, nakikita natin ngayon talagang binibilisan nila yung kanilang rotation dahil yun yung kailangan para hindi makapag-hook si Rene J. Pero H2O, gustong-gusto talaga si Oheb dito and Oheb is the primary target. Tama nga siya doon. Pero sabi nila, si Haji, nandito rin naman. Pwede na rin naman natin putahan. Pero that was a nice ultimate coming up from Dexstar. Hindi lang nga umabot doon sa moment na pwede nga pasalba si Haji. Pero still, it is a good ultimate para mapigilan yung NXP sa paghabol pa sa kanila. Wow, Blacklist International. Oh, my gosh! Rene J! Oh my goodness, this... Ang lalamin. Grabe yung pulso. Alam mo, parang binubulungan siya ng hook niya, ng kanyang iron hook na merong tao dito. Merong tao dito. Yun, parang hook mo na. Alam mo anong problema pa? Na. Hindi lang basta-basta na hook mo lang eh. Anong nangyayari? Si Oheb yan. Oo. Hook mo, si Oheb yan.
Baka may kumakausap para may tagabulong no. So, sana all. Kasi, yeah, the twice na nangyari to for the side of Next Play Evos. And interesting for Next Play, naging very efficient for them yung ginagawa ni H2 kanina. Nagkaroon sila na switching donut ang nakasira ng or nakakuha ng mga minion on the top. And Blacklist International, lumiliit ang kanilang mapa ngayon. Next Play Evos, sila naman ang sama-sama sa ating laro. Mm. Blacklist International trying to keep the waves on their side, but Next Play Evos is not wasting time. Kanina pa lang natin nakita isang hook, apat ang nakaabang sa'yo mismo sa bush, and this is Renny J showing precise calls kung paano ma-set up dito ang Blacklist. And one factor kanina that they were trying to gain momentum was kino-caught off guard nila dito ang Blacklist International. And habang kanina nga si H2O, nakukulangan nga sa resources, what they're trying to do is hinaharangan nila ang pwede maging opportunity. Pero ngayon, Blacklist will take this time to defend. I like yung sinabi dito, Chantel, ni OSX, the element of surprise. But still, si Franco nakakagulat na in a way eh. Oo. Diba? Parang hindi mo na kailangan na extra dagdag, pero it's the effort that counts. And NXPE right now, kaya ba nila tayong gulatin? At talagang 2-0 ang Blacklist International, because from the looks of it, from the pacing of the game, parang nangyayari na siya unti-unti. Parang papunta na tayo doon eh. Yeah, for Next Play Evos dito, ang pinaka nagiging maganda for them is ang daming kailangan i-take note ang Blacklist International. Nagsisplit push si H2, may damage from Donut, si Renny J pwede mag-hook, but Blacklist International, meron din silang their own version of Element of Surprise na nakita natin kanina, as long as may... Uy! What? Nakaulihan na naman, pero Dominant Blast, mahabol ba? Hindi naman ata, pero Renny J is the next one down. Nakita niyo ba yung ginawa ni Donut doon? Dalawang shotgun sa mukha! And that is it! Edward getting caught out! So may pinakagitna! And X-Star, hinabol siya sa gitna mapipilitang umalis. Dahil nga, dalawang toke ang bumabanat sa kanya. And grabe yung build-up ng ano dito eh, ng clash dito. Kung papansin ninyo, parang walang middle. Lahat nasa taas. It's either mababa o nasa taas ka. Yung emotion mo lagi, lagi nasa taas. Nandun na yun eh. Nararamdaman ko ngayon ang struggle ng Blacklist International trying to get that perfect set. Si Dexstar lang ang pwede either makakuha ng isang play na ma-hold either isa or tatlo sa Next Play Evos sa labas ng vase. Pwede nga gamitin ni Haji, pwede nga i-copy yung ultimate dito ni ano eh, ni Renny J kung kaya ng range siya. Ooh. Kaso right now, habang Blacklist International is trying to have that perfect timing, inuunahan na kaagad ni Next Play. Oh, pero Blacklist International dito, ang ganda na nabanggit mo na nauunahan ng Next Play. Pero if Blacklist International is able to pull off that follow-up damage para kay Dexstar, napakalayo na. Speaking of, napalayo ng todo dun si Dexstar, and hindi din siya magkakaroon. Hindi mo rin siya masisisi at that point dahil maganda naman yung idea niya na hulihin. Kaso kasi talagang literal na sumusunod eh. Sumusunod yung stun na yun eh. Talagang parang dash in yun eh. Parang dumaus-dos. Dumaus-dos. Yeah. Baga nadamay. Uh-huh. Alam mo, naramdaman ko na doon kung paano si Dexstar pwede makagawa ng play. And that was one factor na kailangan niyang gawin for his team. And that was one move na pwede natin i-comment. Kaso, the burst of Donut, 7-0-0. Nakakiling spree pa to, ladies and gentlemen. Next Play Evos has the momentum, has the wave. The only thing to stop this is probably one miracle set. Oh, kumaga, para dito naman sa Next Play, ang ganda na nakita natin from them, even the discipline actually, kung mapapansin natin on that last two team fights, yung pagpasok ni H2 nung kamuti kanya mapatay si Edward, hindi niya pinilit kasi pumasok siya with that circling eagle and the guiding wind of the Matilda. Munti ka na naman. But Next Play Evos, pwede na tapusin anytime tong laban natin. Mm-hmm. And Lord is down. Kakayanin ba ng NXPE na i-end yung game dito? And I think Dallas International got this on lock. Hindi pa magpipilit masyado yung NXPE. Para Blacklist International, if you're a fan right now, kung hindi sila maubos na lima, I don't think you should be. Oh my God! Kakasabi ko pa lang! Pero hindi kinaya. H2O nandiyan may pinakagilid, and kahit may hook na ganun, NXP pa yung napasama. Pero the heart of the champions, never ever underestimate that. Blacklist, umari ba paharap? Gusto nilang dumiretso dito at gusto nilang bumawi. Pag ang pagkahuli doon kay Edward, sumama si Dexstar.
Napakaganda. Lapag ng stun in that Samsung Galaxy A series replay. Titingnan natin ang pangyayari sa Renny Jane na hook dito si Edward. Kaso sumali dito. Boom. Two-man knock-up. Sakto din eh. Actually, for Nanuman ng Blast, we have to commend yung knock-up dito from Edward. And at the same time, yung even for Haji, actually, ginamit niya dito yung kanyang IMU to take the skill of the Ibit of Next Play Evos as to why ang daming sunod-sunod na knock-up for Blacklist International. Tama-tama ang nabanggit ni Butters na this is the champions. Oh! Edward ulit! Pero kaya ba nila replicate yung kanina? Andito na yung Tempest of Blaze, may pila kang gitna. Nagkatumbahan na, Edward is out. And that was the perfect surprise play for NXPE. Nasabi kanina ni OSX, surprise. I-surprise nyo yung Blacklist International. And that's what NXPE is clearly doing right now. Next play, EVOS. Nasa base na ng Blacklist International. Sinusubukan mag-hook. Pero ngayon, umikot na rin si Elkiso. Si Kevier ang target. And si Kevier dito, surprise. Tingnan natin kung kaya yung makatakas. Yes, makakatakas siya. Renny Jane trying to get away. Pero Haji will do the trick. Talagang literal na bantayan. Ayaw patapusin yung laban dito side the NXPE. And we know, Chantel, OSX, Blacklist International, lalaban to hanggang dulo. Lalaban talaga. Hanggang dulo ang Blacklist International. Nakita natin kung paano nila pinapatagal or sinusustain ang damage kanina. Pero sa taas si H2O mukhang nagsisplit na rin. Pero sa mga laban, pinag-uusapan natin kanina yung Miracle Set. And Blacklist International is doing it, Chantel. Uy, walang retry by the way yung side ng Next Play EVOS kasi si H2O paparating pa lang. Norman and Blast napunta sa Blacklist International. Is this going to be a comeback for the side of Blacklist? Nakuha na nila yung isang part nung pag-comeback eh, nakuha na nila yung Lord. Ngayon, ang kailangan na lang nila is possibly makakuha ng pick-off or magandang team fight. Isang malinis for Blacklist International. Good decision for them to force that Lord kahit nandun yung mga players ng Next Play EVOS kasi nakita nila na yung isa sa mga players ng Next Play EVOS ay wala on the take. And again, Blacklist International, they have the DPS. Mabilis lang to para kay Oheb. Pwede lang dire-diretsuhin. Ang kinagandahan pa is that pwede silang manggulat with that Numenon Blast sabay-sabay na mga crowd control for their team. Ay, muntik na. Inabangan muntik ko yung hook. Pero ito, sinasagit no. Elpizo, Donut, Renny J sila ang naatasang mag-defend. H2O, natin sa may pinakagilid. Tignan natin dito kung ano magagawa niya. Sinusubukan niya ulit si Edward. Pero nagkahulihan pa! Kivir! Makakatakas ba siya? Hindi talaga! And Dexter Haji trying to get away. H2O, Dexter dito, tumatakbo na siya! Kamunti ka na! Kamunti ka na! Ay! Ano ba? Puso namin! Hoy! Ayos naman! Pati ako napapailag kapag nakikita ko nagsistretch na iron hook si Renny J dito. Alam mo, kakakuha na itong Renny J na to. Baka lahat na tayo nakapag-play by play na, hoy! Hoy! Pero very, very intense para dito sa atin dalawang mga teams. May kita natin na ang pinaka nangyayari ngayon is kapag ka meron space or window of opportunity na makakuha ng kill against each other, EDG. Hop, oy! Ando sa may pinakadulo, sa gitno, nagkaulihan na nga. Tingnan natin dito, Numenon Blast, walang mahuhuli. Pero Renny J, ano bang kaya mong gawin? Eto na! Renny J! Ah! Wala, wala, wala. Nakita eh, nakita, nakita. Naispatan, naispatan. Kung may testing the waters dito kay Renny J, testing the bushes. Huli. Pero Renny J, ano bang kaya mong gawin? Eto na! Renny J! Ah! Wala, wala, wala. Nakita eh, nakita, nakita. Naispatan, naispatan. Kung may testing the waters dito kay Renny J, testing the bushes. Ito na yung Damo-Damo G. Damo-Damo G. Renny J on to Damo-Damo G. Nagbabantayan, nag-aambahan kung sinong pwedeng sino pwedeng ma-hook dito? Actually, binabantayan nila kung either isang bawas lang dito. Kumbaga, kung papanawa kayo itong game na ito, yun na lang kailangan nyo abangan eh. Kung sino ba yung susunod na ma-hook? Oh, teka lang, isin lang, wala pa, wala pa, wala pa.
I'm gonna be honest, parang ganun na lang din talaga yung inaantay natin. But Blacklist International, napakaganda ng depensa nila ngayon. Imagine kanina pa tayo, walang mga inhibitor turrets, but Reni J, parang laging meron. And El Piso, nahuli sa gitna. And that risky play, hindi nila na-take down si Edward. And that costed them a lot of things in the map. And it might even cost them the game, Blacklist International. Ang ganda ng pagkaka-spot nila doon. Oo. Uy, pero nasa top lane ngayon, yung tatlong players sa Blacklist International, pwede na pilitin habang nag-lord yung Blacklist. Meron silang minion. Oh, pero talagang yung dalawa, talagang tinatapos na yung Lord. H2O, aabot ka ba? Aabot ka ba? Hindi. H2O, oh no. Oh no. Eto na. And Kivier dito, dealing the killing blow para kay H2O. And things just got worse for the side of NXPE. Just one play OSX, one play costed them the Lord. Ang sabi ni Blacklist International sa next play, EVOS, things just got out of hand. Hinihintay nilang mag-make ng play si Reni J because ang open window ng next play, once makahook, yun yung time na lito. But now, Blacklist is using the best defense. Is the great open. Ano nangyayari dito? Ito naman yung blast. Tignan natin dito kung kakayanin pa nila. At tumba yung NXPE! Blacklist International, dadalin tayo sa game number 3! Ang mga ngiti